negatif. Baptis negatif mana? Apa yang mereka ya? Reason, reason. Saya pasti dulu pernah hong. By Berno. Morning, Colonel. Orang mana? Congratulations pala dun sa last award ninyo, no? Ito sa Pasig. May kinalaman, Colonel, sa pabuya na inaprubahan kahapon ng City Council ng 2000. Ano po nun, detalye? Una, thank you very much, ha? At least nakuha natin yung best of best and best senior PCO of the year. And second, thank you din sa mga support nyo sa akin, lalo na sa pag-inform the public about our accomplishment. With regards sa pabuya na ito, last August 4, napadala kami ng sulat kay Mayor Vico Soto requesting him na kung pwede bigyan ng reward yung 10 most wanted person with a total of 100 sa 10 na yun. So, natural, ni-refer niya sa council for approval. And I'm happy to note through sa inyo na na-approve pala yung aming request and kahapon lang. And I think nag-coordinate kayo sa council and in fact sa inyo galing yung information na na-approve ang aming request. Meron kaming 10 most wanted, nandito yun, 10 most wanted. Ang 10 most wanted na yan, yung number 1 most wanted, merong 20,000 na pabuya kung sinong makaturo or makahuli sa kanila. Ang number 2, another number 2 is 20 din. While yung number 3, number 4, number 5, number 6, pag 10,000 each. Ang number 7, 8, 9, and 10, 5,000 each. Ano lang yan para sa magturo o tumulong sa amin sa pag-apprehend ng mga suspect na ito na most wanted namin sa ngayong quarter. And hindi ko pa nga alam kung anong resolution number yun na approval. I think you can help us in take lang sa amin. Kasi alam ko, sa inyo galing yung information na na-approve. And nag-usap kami ni Councilor Acelo, sinabihan niya rin ako na COP, approve niyo yung request niyo. After na nag-usap tayo, at inform niya ako na na-approve din. So, thank you very much for that. Okay. So, yung sa 20,000 na dalawa, bakit mas mas malaki yung pabuya sa kanila? Ano ba mga kaso nila? Halimbawa, itong number one, si G.V. Tihada, ang kaso niya is murder. Maliban sa murder na kaso, may mga previous pa sa mga physical injury. Mayroon pa siyang record sa barangay na nasettle niya, ang sinaktan niya. The same time, itong number two, na si Rendel de Ocampo, ganun din, murder din. At hindi lang, almost the same ang story nila eh. At saka, suspected ito na involved sa illegal drugs. Yun so, yung number one, taga anong barangay? Itong number one, wala akong nakaspecify dito sa barangay. Oh, okay. Kasi, mayroong profile na nakatago din sila. Okay. Patingnan ko na lang. Okay. Pero all of them are operating and living in Pasig. Yun po. And meron dito ang number 3, 10,000, number 4, 10,000. Karamihan ng kaso nila is murder, rape, and ang iba dito, robbery. Yung mga akyat bahay, kailangan talagang magkaroon ng ano, ng reward yun kasi akyat bahay maraming na biktima. So kung sino makaturo, bigyan natin ng reward kasi naghirap din sila. Sabihin nito sir, either police or police asset or kahit sino lang ang makapagturo nito? Actually, kahit sino lang ang makapagturo na maaresto sila, yun ang bibigyan natin. Sa police, wala po. Hindi pwede police ang magtanggap na yan. Unless kung si Mayor mismo magsabi, for the reward ng police in performance niya. Pero sa binigay na approval sa resolution, kung sino po ang makapagturo o makatulong sa amin na ma-arresto ito. Sa civilian lang po. Sa civilian. Sir, itanong na rin namin, may kinalaman sa latest na nahuli dito sa Pasig na umabot ng 136 million yung value ng drugs. Opo. Pakikwento nyo nga sir sa amin. This operation happened last August 19 at around 7 o'clock doon sa may West Bank Road, Barangay May Bunga. This is actually the main operator nito is PNP Drug Enforcement Group under kay
Police Colonel Juan Rosales. Siya po yung, at saka yung boss nila, siya po yung parang OPR noon. And the operation, medyo na-transfer sa Pasig. Ito po sa Visayas area. Na ma-transfer sa Pasig, coordinate sa amin, and we help them validate others in full, at the same time, sa pag-conduct ng operation. So, may advice din ito si General Sina sa amin na tutukan. Kasi, almost the same group na nahuli natin before, yung may naka-compress pack na T-pack ang nilalagyan ng shabu. And every pack, 1 kilo po yun naka-compress. So, almost the same sa mga previous operation. So, with the advice of our RD, Police Major General Devold Sinas, and our provincial, Eastern Police District Director, General Almasan, nilakad namin. So, nakuha yung 20 kilos against the suspect na tatlo na ito. Yung dalawa, hindi taga dito yan. Yung isa naman, nagrinta lang dito. And yung nagrinta dito is really involved sa as courier ng mga illegal drug. And in fact, yung drug na dala-dala niya, alam niya na droga ang laman. Yun po ang information. Yun si Ronald Solomon. Siya po, yung matagal na na... Ang transaksyon na ito, hindi lang months, almost a year na niya ginagawa pala. So, may narinis talaga siya na top yung dala-dala niya. Yes. Sa bawat delivery niya, mayroon siyang items na matira sa kanya. So, ang item na matira sa kanya, yun ang nabaybas namin. Kasi, natural commission niya yun, nabaybas, na mabaybas, nang sinurse yung area, nakita namin yung another 19 pack of shabu, 19 kilos, maliban sa 1 kilo na binaybas namin. Thank you. Sir, GCQ na tayo ngayon. Ano pong inaasahan ng mga Pasigueño sa pagpapatupad ninyo ng GCQ nito sa ating lungsod? Ang pinaka-main concern ng GCQ, tatlo lang. Una, mag-unify curfew. Baka ma-approve na yan. Yeah, approve na rin. Ang unified curfew is 8 o'clock to sa Metro Manila. Yung buong Metro Manila, 5 o'clock. Ang i-approve na lang ng local government is the fine, kung magkano fine or imprisonment kung gusto nila. So usually fine na yan. And yun ang pinakauna. Second, yung public places, establishment, and transport, kailangan nakasuot ng face shield, face mask na requirement nila. And ang lalabas are those upper or bibili ng essential essential foods nila na pwede lumabas and other na nagtatrabaho. Pero kung ang edad mo below 21 and above 60, huwag mo nang lumabas unless you belong to APOR or essential yung lahat mo. Yan ang pangalawa. And ang pangatlo, nagiging strict po kami sa pag-implement nito and maybe we will issue tickets, OBR or ordinance, or maybe we will apprehend for violation of RE-1133 to. Yun po yung concern ng Pasig. So sana mag-cooperate tayo sa tatlong concern na yan dahil it will affect sa inyo and maaring kawawa din kayo pag ma- arrest tayo ng police dahil dito, mabagal, wala tayong automatic inquest. Virtual inquest tayo, so mahaba yung detention nyo compared sa regular na mayroong available na prosecutor sa opisina. Yun po. So, ibig sabihin, Colonel, mahigpit kayo kasi kahapon naglakad-lakad kami at maraming mga bata pa ng Dubai. Naka-mask lang sila. So, ibig sabihin pa, hindi tulad ng sinabi ninyo, diretso huli na ito at may apprehension kagad. Yes, di ba? Nag-start lang tayo last ano lang, last 18. Yes. So, usually, ang ginagawa natin, kulang kasi ang input drive, sabi ng mga mamayan. Although sa TV, sa radio, sa inyo, sa halos lahat, na-announce na. May mga lead dito na minsan, nagre-reklamo. So, ginawa namin mga first two and third days, ipo drive, pinupunta ng mga pulis yung mga area at sinasabihan, pakiano ng mga anak niyo, gano'n. Kasi, minsan, alibay nila, sir, hindi namin alam na nag-GCQ na. Sir, hindi namin alam, gano'n. Para
walang alibay, kinausap namin yung mga barangay, mga banta barangay city forces, at yung mga sa baba, yung mga dibdib na area, para alam nila na magiging stricto kami. So, effective 21, maramdaman na nila kung gano'n kami ka-stricto. Ah, okay. Sir, will it come to, ano, mataas pa rin yung cases natin sa Pasig, lalo na Nagbuhatan, Rosario, Kahan. Ano pong tulong ang ginagawa yung binibigyan assistance sa mga barangay nito para mababa pa yung mga cases? Ito po yung problema doon kasi ang mga bahay nila dikit-dikit, wala silang sala, kwarto lang, paglabas nila, ano na, yung footwalk na. So, kinautak na yung barangay na kung pwede, kahit sa footwalk, may distansya pa rin. And we will straight kasi wala, hindi mo mapigilan, mag-uusap sila, makontaminate yung kabila, kakalat yung virus. So, yun ang problema talaga na ang kailangan natin, yung kooperasyon nila talaga. And yung barangay maging stricto. Kaya nga po, ang aming social distancing patrol at saka yung barangay social distancing patrol din, mag-joint yan para sitain lahat yung sa may footwalk na kahit na ba katapat ng bahay mo, huwag kang pumunta sa tapat ng kabilang bahay. Siguro kaya paano mabawasan yung contamination kasi sobrang tigas talaga ng ulo, lalo mga bata. Nahihirapan talaga kami. Kailangan talaga namin yung cooperation nila at the same time yung mga purok leader po nila. Okay. Kaya malamakit po kayo sa mga Pasiginyo. Again, sa mga Pasiginyo, una, thank you sa support nyo sa Pasig City Police Station. We are happy to note na bumaba ang crime natin dahil sa suporta ng publiko, lalo na yung mga local government unit natin, down to Tanod and Barangay City Forces. Thank you sa support nyo. And nakita nyo naman kung gaano katahimik yung Pasig na makita na nag-support na po kayo. And second, medyo malaki yung nakuha nating illegal drugs dito. Although this is not distributed in Pasig, it is distributed in some area, but hindi pwedeng itago nila sa area natin dahil walang pwede magtago sa lugar natin ng mga malalaking illegal drugs. And third, sana mag-cooperate po kayo sa ating GCQ ngayon nung sinasabi kong tatlong palusiya, lalo na sa face mask, face shield, at saka yung sa social distancing para mababa yung ating sinasabing contamination. Otherwise, we will strictly enforce it. And sana huwag na kayo magalit if ever naging stricto kami. Para din po yan sa inyo. Yun lang po. At magandang araw po. Ayos.